one of the secrets that I've learned in my 11 years. 11 years now, Sir Nelson, would you believe? 11 years in the 11 business. 11 years, yeah. 11 years. Is you be with the people that you were with from the beginning. Yung mga taong nandyan nung walang-wala ka at nandyan nung successful ka na. Kesa, kasi sila yung nagtiwala sa iyo, naniwala sa iyo, even hindi sila sigurado. They took a chance on you. And I guess isa yun sa rason, yung mga taong nakasama ko when I was starting, kasama ko pa rin sila ngayon. That's what really grounds me. Hindi ako perfecto. May moments din ako ng burnouts, may moments ako na nag-iiba rin ang ugali ko. Sila yun. Sila yung up. Teka. Balik lang. Balik ka lang namin dito, ha? Oh, ayan. Upo ka dyan. Oh, sino ka ulit? That's it. So, every time na nagkakaganong moments ako for the longest time, for 11 years, andyan yung mga taong yun to remind me who I really am. And that's one of the things that keeps me grounded in this business that I'm in. And I've also learned for the longest time that I've been here na when you keep your circle small, the less moments you will get hurt. Totoo. So keep it. At saka mas totoo yung mga taong kasama mo and alam mong poprotektahan kanila. Yes. Mm-mm. Rather than sobrang ang dami-dami mong kaibigan dyan and then hindi mo naman alam kung sinong totoo. Ang term ko nga dun is superficial. Eh. Not it's a superficial relationship. Because to myself, I know who my friends are, who my true friends are. And I know friends that are just acquaintances. At least, so, alam mo na to draw the line, where to draw the line, no? Kasi pag masyado kang, yun nga, parang I was talking to a friend a while ago, she was asking me how to not get too involved. Sabi ko, don't invest on these people so much. I mean, these people that you just met. Parang, sa buhay natin, you choose, you learn the art of detachment, huwag kang masyadong available. Uy, maganda yan, RJ. Ah. Kasi hindi mo alam if these people will use those, will use your availability against you or for their own good. Mm-mm. So, huwag masyadong bigay. Sakto lang. Sakto lang. Huwag ka masyadong, kasi at the end of the day, masyado kang invested dito sa taong to and then hindi naman pala ganun yung nararamdaman niya towards you. So, ikaw lang, talo. So, don't invest too much. Hindi masamang hindi kawalan ng pagkatao ang defeat, hindi kawalan ng pagkatao ang lungkot, ang pag-iyak, ang pagkainis sa sarili. You have to acknowledge all those things. You have to acknowledge all those emotions kasi they are all equal. Good and bad emotions are equal in effect to a person. Yung isa lang positive ang effect, yung isa negative ang effect. Never lose yourself in the journey. And always look back. Lingon lang ng lingon. Hanggang sa mabali yung liig nyo. Lingon lang kayo ng lingon kahit saan kayo makapunta. Kasi, in the journey of success, marami kang makakasama. Marami kang mamimit. Marami kang magiging kaibigan. Maraming sasama sa'yo dun sa bandwagon ng journey mo sa success. Pero once you forget kung saan ka nang galing at kung sino yung kasama mo, pag kinalimutan mo sila dun sa journey na yun, pag nawala yung success, wala na rin yan mga taong yan. So, sinong babalikan nyo? Saka yung babalik. Sinong maghihintay sa inyo? Sinong magtatapik sa likod nyo at sabihin, okay lang yan, may bukas pa. Never forget people. Never forget people. That's one of the keys. Always have people behind your back na kasama nyo nung walang-wala kayo. Kasi they deserve a piece of your success. Like what happened to me. So, ganun. Okay lang mangarap. Tuloy ang pangarap. Huwag makakalimot. Paa sa lupa. mata sa langit.